Ayan, at tayo na naman po ay nagbabalik. Magandang hapon po sa inyo. Pasensya na po tayo at nandito tayo sa tindahan yon. Medyo maingay. Tabi po namin ay kalsada. So ayan, nakikita nyo naman. Pero bago natin susimulan, pakishare naman itong video na to. Paki-like na rin at saka subscribe. Ito pong pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagninegosyo. Para sa mga nais po magnegosyo, ito po ay para sa inyong lahat. Ang number one po natin ay magplano. Planuhin muna natin mabuti kung ano yung negosyo nating itatayo. Para sa ganon, hindi kayo malilito kung ano ba talaga ang nais nyo o gusto nyo na pasukin yung negosyo. Ang number two natin ay magnegosyo tayo na dapat ay nasa puso natin. Bakit ko sinabing nasa puso natin? Kasi kung nais mo magnegosyo, kailangan nasa puso mo. Hindi mo po pwedeng nagkausuhan lang, may nagbuyo sa'yo, mayroong nagyaya sa'yo na kakilala mo. Dapat pagka magninegosyo ka, yung gusto mo, yung nasa isip mo, yung nasa puso mo. Ang number three natin ay alamin mo yung budget mo. Kung magkano yung kailangan mong kapital para sa itatayo mong negosyo. Ang number four natin ay alamin mo yung market mo dun sa pagtatayuan mong negosyo. Para sa ganun, alam mo yung negosyong itatayo mo kung kikita ba o hindi. Ang number 5 natin ay dapat marunong ka mag-market ng iyong produkto. Kasi kung hindi ka marunong mag-market ng produkto, paano mo siya ibibenta? Paano kay kikita? Paano lalago ang iyong negosyo? Na kailangan marunong ka mag-market ng iyong negosyo. Ang number 6 natin ay dapat marunong ka magsalita ng mga mabulaklaklak na salita. Lalo na kung may customer kang kaharap. Alam mo yung mga customer ay kung gusto nila yung maboka ka, makuwento ka, yung may entertain sila, yan ang mga gusto ng mga customer. Ang number 7 natin, alamin mo yung labas-pasok ng iyong negosyo. Ito yung tinatawag na kapital. Yung kapital na gastos mo at yung kikitain mo. Dapat alam mo siyang balansehin. Ang number 8 natin ay aralin mo maigi yung tutubuin mo sa iyong negosyo. Nang sa ganon, hindi ka matatalo. Kasi sa totoo lang, yung itatayo mong negosyo, hindi lang naman ikaw ang merong ganong negosyo. Meron ka rin kalaban. Meron kang katunggali.
hindi lahat ng nagninegosyo ay isa lang. Marami kayong magkakakompetensya. Number 9, huwag mo munang kurutin yung iyong kinikita. Bakit? Kasi hindi ka agad lalago ang iyong negosyo kung kukurutin mo agad. Dapat ang gawin mo, ipaikot mo, paluguin mo muna yung negosyo mo, gawin mong stable. Ngayon, pagka-stable na, saka ka kumurot. Yun yung tinatawag na katas. Diba? Yun po yung ating siyam na dapat tandaan pag magninegosyo tayo. Meron ako isang kasabihan, pagka ikaw ay nangangamuhan, magtrabaho ka ng 100%, sigurado, yung pinagtatrabahuan mo, yun ang yayaman. Pero, kung may sarili kang negosyo at pinagkakitaan, ibigay mo ang 100% mo, ikaw pa ang yayaman. Pag nangangamuhan ka, hindi mo ibigay yung 100% mo, maaring matanggal ka sa iyong trabaho. Pero kung sarili mong negosyo, ikaw ang mamahala, maging masipag ka, maging matyaga ka, gawin mo ang lahat, papalago mo ang negosyo mo, sigurado, tiyako, ang pagyaman mo, pagyaman nating lahat. Marami pong salamat, hanggang dito na lang ang aking vlog. Naway makatulong sa inyo, sa mga taong gusto magnegosyo. Marami pong salamat. God bless you.